Hello! Welcome sa Project Hobby TV. Dito, maaari kayong matuto ng arts and crafts, sewing, cooking, photography, iba't ibang klase ng hobbies, anything under the sun. At dahil dyan, subscribe na at sigurado akong matututo kayo ng mga bagong kaalaman at pagkakabalahan. Ang gagawin natin today is maglilinis tayo ng ating makina. Isa to sa mga video suggestions at video requests from our subscribers. Ituturo natin kung paano tayo maglinis ng ating sewing machine, tuwing kailan tayo maglilinis ng ating sewing machine, at paano lilinisin ang ating sewing machine. Bago muna tayo maumpisa, ano-ano mga dapat gawin bago tayo maglinis ng ating makina? Siyempre, unang-una, safety first. Tanggalin natin sa saksakan. I-unplug. So, hindi naman tayo mananahi. Maglilinis tayo. Hindi natin kailangan ng kuryente. Saka, ayaw natin ng disgrasya. Ulit, tanggalin natin lahat ng plug ng ating makina. Meron tayo dito yung aking Jaguar, yung ating mini sewing machine, at ang ating So Simple sewing machine. Uunahin natin sa mini sewing machine. Siyempre, kailangan natin ng brush. Pwede, kung wala kayong ganito, toothbrush. O yung sa mga girls, mga pinaglumaan na makeup brush. Ito kasi sa akin, binigay ito from CBS Entertainment. Yung mga pang forensic. Mga ganon. Yan yung ginagamit nila. Maganda siya. Maganda siyang gamitin pang deep fluff ng ating makina. Sa mini sewing machine, simple lang naman, hindi natin kinakailangang buksan yung ating makina. Ganito lang siya, tanggalin lang natin yung ating bobbin at tanggalin yung mga dumi-dumi. So, as much as possible, lahat ng area, pwede yung mga nandito sa kanyang shaft, needle shaft, lahat ng makita nating dumi. Actually, ang paglilinis ng ating sewing machine would help in lessening yung mga issues natin sa pananahe. Kasi pag madumi yung ating makina, isa rin yan sa mga nagiging sanhi kung bakit tayo nagkakaroon ng sewing issues. It may be dun sa ating stitches, yung pag-function mismo ng ating makina, yung tunog ng ating makina. Ayun, so marami siyang aspects na naaapektuhan kapag madumi din yung ating makina. So, ugaliin natin maglinis ng ating makina pag araw-araw natin ginagamit, once a week, pag every week natin ginagamit, at least a month. Ganun lang kasimple maglinis ng ating mini sewing machine. Hindi naman natin kinakailangang tanggalin, baklasin yung itong parts na to para lang malinis natin yung ating mini sewing machine. So, usually dito lang yan sa may bobbin area. Alright? Sa ating So Simple sewing machine, same thing. Of course, tanggalin natin yung plug. Ang una natin gagawin is i-lift natin yung ating presser foot lever. And then, tanggalin natin itong bobbin area compartment cover. Kung may maliit kayo na screw, mas maganda yon yung maiksi. Yun yung pangtanggal natin. Ito medyo awkward tingnan, pero wala tayong choice. So, tsagaan lang guys. Kahit sa previous video ko, nabanggit ko na medyo challenging magbukas ng bobbin area compartment kapag wala tayong maiksing screwdriver. So, ayan. Tanggalin natin ito. Ayan. Tanggalin natin ito. Then, push backward. And by the way, nakalimutan ko. Iangat pala natin muna yung karayom. Ayan. Para madali natin matanggal. Then, yan. Ngayon, bago nyo lunisin, picturean muna natin yung ating positioning. Or kung sanay na kayo na yung anong yung itsura ng bobbin case natin sa bobbin holder, okay lang. Pero mas maganda na pipicturean muna natin yung itsura ng ating bobbin area para hindi tayo malito pag ibinalik na natin later on. Alright? So, maganda na picture natin. Makita natin yung original na itsura ng ating bobbin case
sa bobbin holder niya. So, tanggalin natin ito. And then, linisin na natin ng ganon. Thoroughly. Hanggang matanggal yung mga ali-alikabok. Saka yung mga, ayan o, yung mga hibla na naipon dito. Pwede nyo i-move down yung shaft and then linisin natin. Kasi may mga hibla din na naiiwan dyan paminsan-minsan. So, kung may ganito kayo, magandang gamitin yung mga pagdating doon sa mga sulok-sulok. Ito yung magandang panglinis. Ayan, tanggalin natin yung mga hibla na naiwan or any particles. Not necessarily particles, mga dumi-dumi. Alright, so, ganun lang. And then, syempre, balik na natin sa tamang posisyon yung ating bobbin case. So, ganun lang siya. And then, balik natin yung cover. Yan. And then, ito. Ayan. Next, yung ating Jaguar. Ang una natin gagawin, usually yung mga ganitong klase ng makina, may sarili silang parang maliit na screw na ganito. Yan yung pangtanggal ng screw. So, syempre, kung may mga bobbin sa loob, tanggalin natin yan. And then, tanggalin din natin yung sinulid para hindi siya nakahamba lang kapag naglilinis tayo. Tapos, yan, screw lang natin. Yan, nakalift na rin yung aking lever. Nakalift na rin yung ating pressure foot. Ayan. And then, tanggalin natin to ang dahan-dahan. Pagkatapos, we'll take a picture nung ating bobbin area para hindi natin malimutan kung ano yung itsura niya. So, after natin mapicturan, ito na tatanggal lang to eh. Itong kanyang bobbin case. And then, linisin natin. So far, medyo malinis-linis yung aking makina kasi hindi din. Hindi din. So, ayan. Nakita nyo kung ganito yung ginagamit. So, mas marami siyang nakukuha na dumi. So, compliment from CBS Entertainment. Ito yung mga brush na ginagamit kapag nag-ano sila, nag-check sila ng mga fingerprints sa crime scene. So, ayan. Tapos yung sa mga sulok-sulok, maganda yung may ganito tayo kasi nakapag-reach out siya ng mas malalim. So, ayan. And then yung shaft din natin, tingnan natin, linisin din natin. Ayan. Tapos, syempre, balik na natin yung ating bobbin case. So, kaganoon lang yan. And then, ito, linisin din natin yung likod kasi naiipon din yung mga hibla-hibla ng sinulid, yung particles ng tela. So, naiipon din yan dito. So, ayan. Then, balikan natin. Kung wala, nakalimutan yung position ng inyong bobbin case, check nyo lang yung picture na kinuha nyo earlier. Right? So, yan. Yan, there you go. Kung pwede siguro, kung thoroughly, o di tanggalin din natin yung ating pressure foot. Ayan, may dumi pa nga eh. Yan. Oops.
Right? Tapos, yung kanyang cover. So, that's it. Ganun lang kasimple maglinis ng ating makina. Kagaya nga ng nabanggit ko earlier, how often do you need to clean your sewing machine or mag-defluff ng inyong sewing machine or everyday usage at least once a week. And then, kung once a week lang din natin ginagamit, pwede na rin once a month. Alright? So, ayan. Sana nakatulong sa inyo yung information regarding defluffing ng ating mga makina, kasi ang pag-defluff, nakakasolve din siya ng mga issues natin sa ating pananahe. So, bago tayo magtapos, kung may questions kayo or any video suggestions, just comment them down below. Siyempre, huwag natin kalimutan bigyan ng malaking thumbs up ang ating video at i-share. Till next time, dito lang sa Project Hobby, your Hobby TV. Bye-bye!